Father God, we worship you, Panginoon. Lord, we love you, God. Lord, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa nagdaan na week, Panginoon. Lord, tunay na napakatapat mo, Panginoon. And Lord, yung kantahan namin, yung awitan namin, God, this is all for you, O God. Hallelujah, Jesus. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan mo natin ang aming Panginoon. Hallelujah. Dahil kayo umawit na masayang awitin sa atin, Panginoon. Palakpakan ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Sabi ng Lamentation 3, chapter 3, Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Amen po ba, dakila ang ating Panginoon? Napakasarap magpuri umaga pa lang. Amen po ba? Kaya this time, church, huwag nating lilimitahan ang ating Panginoon sa pagpupuri. Sabi mo sa katabi mo, masaya akong kasama ka ngayon. Amen. Thank you, Lord. Bisa papalakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa iyong lahat ng papuri. Let's say. Come on, sabay-sabay po natin.
ating ipalakpak ang ating mga kamay. Para sa kapurihan ng ating Panginoon, let's say. May ganda, may ganda na umaga pag si Jesus, si Jesus ang ginuna. May ganda, may ganda na umaga araw-araw ay masaya. Minsan pa. May ganda, may ganda na umaga pag si Jesus, si Jesus ang ginuna. May ganda, may ganda na umaga araw-araw ay masaya. Sabay-sabay tayo umawi ng say. To all the glory and praises, Jesus. Hallelujah.
Church. Then I
just stay in the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Lord, you are our living hope, Panginoon. When we are too little, Panginoon, you are great. Panginoon, ng mga walang pag-asa, Panginoon, Lord, I know and I believe and we declare, O God, na sa iyo manggagaling ang pag-asa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you for your presence, O God. Salvation in your hands.
isang book na binabasa at meron pong tanong doon. Why do some people claim to experience God's love very deeply, while some feels so distant from God that they question whether He even exists? May mga tao na sobrang nararamdaman yung pag-ibig ng Lord at meron naman na hindi nila maramdaman. At tinatanong nila, totoo bang may Diyos? Totoo bang mahal ako ng Diyos? If God is love, why doesn't everyone feel loved by Him? Why do some of us struggle to feel God's love? Sabi po, the answer lies on the nature of love itself. Kasi love is not a solo experience. Love requires both a lover and a responder. Knowing that God loves us, it is a personal thing. Sige po, nasan po kaya tayo sa dalawa? Nararamdaman po ba natin yung pag-ibig ng Lord o hindi mo maramdaman? O baka po nasa gitna tayo? Medyo lang, sakto lang yung love ni God sa akin ngayon. Gusto ko upong ipaalala sa bawat isa na mahal na mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kasi si Jesus Christ, He died on the cross for us. Hindi po ba pagmamahal yun? Hindi mo ba sobrang mararamdaman yung pagmamahal ni God doon? Sige po, pwede po bang alalahanin natin kailan yung pagkakataon na sobra mong naramdaman yung pag-ibig ng Diyos? Is it the time na nagkamali ka at pinatawad ka pa rin ni God? Tinanggap ka pa rin niya, minahal ka pa rin niya? Or is it the time na nagsastruggle ka, natatakot ka, pero sinamahan ka pa rin ng Diyos? Or is it the time na nasa waiting season ka, pero ina-assure ka niya ng mga promises niya? Sobrang mahal po tayo ni God. Alam niyo po, church, we as Christians, I believe, sobrang kailangan po nating i-remind yung sarili natin na sobrang mahal po tayo ng God, ng Lord. Why? Tingin po tayo sa paligid natin. God commanded us to love other people. For the past weeks ng sermons po natin about love, sabi ko, ang hirap. Grabe pala talaga yung love. Ang hirap niyang gawin, ang hirap niyang ibigay. Pero alam niyo po, possible. It is possible paano kapag nag-overflow yung love ng Lord sa'yo. Kaya mong magmahal, kaya mong magbigay ng pagmamahal. Kasi kung yung pagmamahal mo lang, yung ibibigay mo sa kapwa mo, mauubusan ka. Kakapusin ka ng pagmamahal. Kaya po, kapag kinapos tayo ng pagmamahal, lumapit po tayo sa Diyos ng pag-ibig. At hindi po tayo mauubusan ng pagmamahal. Ngayon pong umagang ito, sige po, let us pray to God na talagang ang hirap na pinapagawa ni God eh, kasi mahalin mo nga yung kapwa mo eh. Paano kung sinaktan ako niyan? Paano kung nakagawa yan ng mali sa akin? Paano ko yun gagawin? Sige po, let's pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Panginoon, our ultimate lover, our divine lover, maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Lord, thank you for loving us unconditionally. Lord, dalangin ko sa bawat isa, Panginoon, God, na nandito, Lord, punuin mo kami ng pagmamahal kasi mahirap yung pinapagawa mo. Lord, mahirap yung mahalin yung taong nakasakit sa amin. Mahirap mahalin, God, yung taong nakagawa ng pagkakamali sa amin, God. Pero, Lord, with your help, magagawa namin yun, Panginoon. Lord, as we continue, Panginoon, na maunawaan yung salitang pag-ibig ngayong umagang ito, Lord God, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. And let us not just be a hearer of your word, Panginoon, pero maging doer kami ng lahat ng pinapagawa mo, Panginoon. Lord, fill your spirit, Panginoon, sa lugarang ito, Panginoon, na ang lahat ng tao na nandito, Panginoon, God, mapupuno ng pagmamahal mo, Panginoon. At Lord, paglabas namin sa lugarang ito, Panginoon, God, handang-handa kaming magbigay ng pagmamahal mo sa lahat ng tao. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat, Lord God. Ikaw yung tunay na makita, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw yung sumama sa amin, Lord God. To you all the glory, honor, and praises, God, in Jesus' name. Amen and amen.
upang umawit ng sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, palakpakan po natin ang Praise Choir. Sa aking buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Nandito na sila. Mapapanood na ninyo at mapapakinggan. Praise Pod.
every people love. Every people want love po talaga. Pag-ibig, lahat ng tao, kailangan ng pag-ibig. So ang slogan nila sa campaign, sa political campaign nila, it's all about love. Magmahalan, magtulungan. Kaya lang sa paglipas ng panahon, eto na ngayon yung campaign slogan. Pag-asa, hope, change, integrity, truth. Bakit kaya nag-evolve ang political campaign? From love, pumasok yung ano? Pumasok yung ganito na, change is coming sa Amerika. Make America great again. Bakit pumasok yung ganyan? Kasi we believe siguro po ano talaga. Sobrang napasukan na tayo ng corruption. Napasukan na talaga. Ibang-iba na ang politika po ngayon. Ang politika, pumapatay. Barangay level lang po, kariran. Kaya sana ang Praise Church, ha, huminahon po tayo sa election po. Ha. Very divisive ang election. Hanggang ngayon, meron kang taong kinatatampuhan kasi iba ang binoto niya kaysa boto mo. May kalayaan naman ho tayo. Hindi naman sila ang Diyos natin at hindi naman siya ang bubuhay sa atin. Pero sana huwag tayong paghiwalayin ng election. Huwag sana tayong paghiwalayin ng mga personal interest sa buhay. So, we should respect. Kaya nga po, pag-asa, parang dumating ang pagkakataon ng mga tao na sisiraan na ng loob ngayon, parang nawawalan ng pag-asa. Okay? Sabi ni Jesus Christ, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan. Ito po ah, si Jesus Christ ang nagsasabi nito na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Hindi po utos siya na nanggaling po sa politiko. Hindi po yan na utos na galing sa ating magulang. Ang pinag-ugatan ng pagmamahalan ay walang iba kundi ang Diyos. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamagitan nito, ay makikilala na lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad or disciples. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sabi niya ho natin lahat, magmahalan. Okay, simple lang yan pero ang hirap gawin po ano? Sa magkakapatid lang, dadalawa na lang po, nag-iinggitan pa. Dalawa na lang ah. Akong kinakabahan ko, yung nag-iisa ka lang na anak, may kinainggitan ka pa. Ano yan? Sabi nung kapatid ko po, apat yung anak ko, iisa lang naman ang pinakain ko sa kanila, bakit kaya iba-iba ang ugali? Pare-parehas lang din naman ang pagpapalaki eh. Ang hirap yung panganay sa mansion mo itinira, yung bunso sa kubo, eh talaga magwawala. Eh pare-pareho naman yung lugar na kinalakihan nila. Pare-pareho naman yung kinain. Kung sardinas yan, 555, Ligo, na iba lang yung brand. Pero bakit iba-iba unggali? Bakit may mga pagtatampuhan? Bakit may pag-aalitan? Eh pareho lang din naman kaming magulang nila. Yun na nga po. Kaya napakahalaga, ibalik lang natin sa totoong kahulugan ng pag-ibig. Kasi, ito nga, kinukwento ko po kay sasawa ko po, no, kahit sa ibang mga nakausap ko. Habang pinag-aralan natin yung pag-ibig, alam nyo, kahit tama ka, kapag napikon ka, talo ka. Kahit tama ka, pero hindi mo na-handle ang emotion mo, talo ka. Sabihin nga natin sa katabi natin, talo ka, bebe. Pero yung iniinis ka, ginawa ka na hindi maganda, hindi ka napatangay, panalo ka. Ilan ho sa inyo lumalakas pag naiinis? Yung nagkakaroon siya ng ibang energy. Nagiging creative ka pag napipikon ka, kapag naiinis ka. Yung, sarap magplano, napatayin silang lahat. Nakakalungkot po ano sa Cavite, may OFW. Tama ba? I don't know kung live-in niya yun or what. Meron lang hindi pagkakaunawa, ano? Pinatay yung apat na anak, pagkatapos sensya.
Siguro may ibang tao, no? Grabe naman yung lalaking ito na pumatay na apat na bata. Ang sarap gawin nitong corn beef. Yung gilingin hanggang sa mamatay. Pero doon ka magtataka eh. Grabe yung pag-ibig ng Diyos. Kahit sa mga taong gumagawa ng hindi maganda. Hindi ko maunawaan minsan ang puso ng Diyos kasi kung ako ang Diyos, ang dami ko ng pinatay. Kung ako ang Diyos, sabi nga ni Jerry Gambala, matagal ko nang ginunawang mundo, gumawa na lang po ako ng bagong tao na masunurin. Yung kahit hindi mo siya pansinin, hindi nagtatampo. Yung kahit, yung pwede tayong mag-usap na hindi ako masyadong mangingilag sa iyo kasi nag-uusap lang naman tayo, hindi naman tayo nag-aaway kasi ang mga Pilipino, pikon eh. Pikon talaga po ang mga Pilipino po. Hindi tayo katulad ng Amerikano, kahit sila magsigawan, parang magkaaka pa rin sila after. Kaya marami po, I believe, kailangan pa natin talaga na matinding maturity sa buhay. At huwag kayong mag-alala, yung katabi mo na yan, magmamature din yan. Okay? Sabihin mo, magmamature ka rin. Minsan, bata pa lang, gusto na natin mag-behave ng matanda. Di ba? Darating din yan. Pero pag halimbawa, 90 years old na, ayaw pa mag-mature, magmamature pa rin yan. Ang pinakamagandang plataforma sa buhay at sa anumang ating gagawin ay ang pag-ibig. The greatest platform in life is love. Kung gawin ko ang isang bagay without love, I am nothing. Ang pinakamagandang plataforma ay pag-ibig. Pag-ibig na naghahangad na gawin ang pinakamabuti kahit sa mga taong hindi gumawa sa'yo na hindi maganda. Ang pinakamagandang plataforma ng isang magulang ay pag-ibig sa kanyang mga anak na kanya niya pinag-aaral ng kanyang mga anak kasi mahal nila ang kanilang mga anak at ayaw nila nito na mapahamak o magkaroon ng mabigat na sitwasyon sa hinaharap. Pinakamaganda po, tingnan niyo kaya nga yung mga kandidatong naninira. Gusto niyo po ba yon, yung mudslinging? Yung laging batuhan ng putik? Sana wag dumating ang pagkakataon na lagi na lang tayong choose the lesser evil. Kung sino ang hindi mukhang diablo, yun ang iboto natin. Sana naman yung wala kang itulak kabigin. Naku, parehong magaling. Wala akong, nahirapan ako mamili. Eh, yung iba, yung ano, makaalis na lang sa barangay nito, wala ka malang mapili. Patatakbuhin ko na si Kuya Sammy. Ano po, nakita ko si Kuya Sammy. Ano po, pagkata si Kuya Bear ang chief of staff, ano po, ng barangay nila, ano. Okay, so napagandang plataforma. So, hindi ka talo kapag naranasan mong magmahal katulad ni Kristo. Sabi niya natin personal, hindi ako talo kapag naranasan kong magmahal katulad ni Kristo. In 1, 2, 3. So, ang sarap po niyan. Si Jesus Christ, no regrets, namatay ho siya para sa lahat. Pinagsisisihan ba ni Jesus Christ na bakit pa siya namatay para sa atin? Biro mo, namatay na ako sa kanila, ang sasalbahe pa din. Namatay na ako sa kanila, ang mga ugali nito, ganun pa rin, kahit Christian, nakakilala na sa Panginoon, bakit pang ugali nito, mas mabait pa yung non-Christian. Pero si Jesus Christ, ang galing, kasi nagmamature, binabago pa rin niya tayo. Christian, binabago pa rin ng Panginoon. Ano ho? Pangunahing ginagawa ng pag-ibig, let us review this, mabilis lang, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Sabihin na natin ganito nga para mas simple lang. Ang unang ginagawa ng pag-ibig is nagpapasensya. Umuunawa. Pag ikaw laging inuunawa, manghirap. Matiisin at magandang loob. Ginawan ka na ng di maganda, gagawan mo pa ng maganda. Pinag-pray mo pa na God bless you. Pero sinunod niya yung mga bagay na hindi ginagawa ng pag-ibig. At ang mga bagay na ginagawa, hindi ginagawa ng pag-ibig ay ang pag-ibig hindi maingitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Ano po? Baka alam nyo naman po, magaspang ang kilos. Hindi ba, Pastor, ang pag magaspang ang kilos, liha lang ang katapat dyan. Hindi po yung rude. Alam mo yung rude? Yung napaka, basta yung, ang tawag natin doon, basta yung magaspang, yung wala malang kinoconsider na bagay, walang pakialam kung sino masasaktan or what, ang gaspang naman ang ugali nito. Yung walang pakialam, ano po? Minsan kasi kahit nagagalit ka, hindi ka magwawala kasi alam mong maraming masasaktan.
Biro mo lang yung halimbawa, kumakain tayo, 12 tayo, crispy pata, lechon, ang sarap ng ulam natin. May isang nagwala, makakakain ka pa ba? Naku, pwede ko magwala, kaya lang hindi na makakakain yung katabi ko. Bubusugin ko muna sila saka ako magwawala. Ako bumili niyan. Pagkatapos kayo pa nagbalot. Di pa kayo naghugas ng pinggan. O may ganun din yun. So sabi rito, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Alam mo yung pushy? Alam mo yun, ako tama eh, mali sila eh. Ako tama. O sige, ikaw na may tama. Ikaw na yung tama. Ikaw yung may tama. Yung ganun, puro karapatang pantao. Oh, we respect human rights, pero irespeto din naman po natin, ano po, na ano ba yung pwedeng mangyari sa iba kapag in-insist natin lagi ang mga bagay nito, yung hindi mo lang laging kinukonsider sarili po natin kundi ibang tao. So ang ganda po nito, hindi mayayamutin. Yung lagi nakasibangot, tingnan nga muna yung katabi nyo po, kung kahit naka-face mask na, alam mong nakasibangot, tingnan mo nga. Although wag kayo mag-alala, may talagang kahit po anong gawin, mukha talaga nakasibangot. Yun po talaga ang pagkakatabas ng kanyang mukha. Hindi nagtatala ng pagkakamali. One ka na, pangalawa mo nito sa araw nito, ha? May mga tao, no, yung parang kagalit kayo, sasabihin pa sa'yo kung ano ang kulay ng t-shirt mo nung nagkagalit kayo. Naka-stripe ka pa nga nung iniwan mo ako, eh. Galing? Ano? Saan ako nakapwesto? Sa may kanto mismo? Talaga? May aso pa nga dumaan eh. Alam nyo, may mga tao, sobrang natatandaan nila yung mali na ginawa mo, pero yung kabutihan mo, wala silang naaalala. Pagkatapos pag tinanong mo, eh, natatandaan mo ba na tinulungan kita? Ha? Kailan yun? Hindi ba inilibre kitang burger pagkatapos may konting french fries? Ha? Mga tao na ang wala kong pag-ibig, napakapalatandain sa mali po ng iba. Yung parang bebwelo lang yan, anytime na magkagalit kayo, sasabihin niya po lahat yon. Kung ako naman po sa inyo, mag-record ka na lang. Huwag mo nang sabihin, eto yon, play ko na lang. Oh. Ano, parang di na lang maulit kasi nakakapagod din yon. So hindi ito natutuwa sa masama, o hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masamang gawa. Sabihin nating lahat, with conviction, hindi ako yan. Siya yan. O, huwag kayong magtuturo, mali naman po yun. Okay. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo may pagkukulang, okay? So, mga hindi pangkaraniwang ginagawa ng pag-ibig, natutuwa sa katotohanan. Pag may nangyayaring maganda sa iyo, natutuwa siya, hindi naiinggit. Mas naunahan ka pa niya na mag-prosper. Thank you, Lord. Merong pagkakataon talaga, hindi naman ibig sabihin, nauna yung iba, na pag-iiwanan ka na. No, hindi po ganun. Pinapasa nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Yun ang dalawa nating tatalakayan ngayon po as we conclude this message. Number one, ang pag-ibig ay laging umaasa. Sabihin niya ho natin, laging umaasa. Laging umaasa na may pasalubong ang mister mo, wala naman. Laging umaasa na maghuhugas na ng pinggan ng iyong anak, mapapasma daw siya dahil nag-aral mabuti. Umaasa na makakaipon habang nag-o-order sa Shopee at Lazada. Umaasa na lulusog ang pangangatawan habang kain ang kain sa buhay. Parang baligtad po. Tingnan lang natin to, no? Ang pag-ibig ay laging umaasa. Nung sinabi ito ni Paul, what does it mean na ang pag-ibig laging umaasa? Sabi ng iba, no? Huwag ka na lang umasa. Asa ka pa kasi. Pero tingnan lang natin. Merong kwento sa Acts chapter 16 verse 9. Merong lugar na pupuntahan sila Paul. Isang lugar na specific.
Pero nagpakita sa kanya ang Diyos sa panaginip at kinausap siya. Sabi ni God sa panaginip ni Paul, nang gabing yon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo, may isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami. Meron doon taga Macedonia kumakaway, Paul! Tulungan mo kami! Teka muna, ano ba yung Macedonia? So doon pumunta si Paul, instead na sa parang Asia Minor, pumunta po siya doon sa Macedonia. I don't know specific kung ano talaga yung specific ko nabalikan. Pero ito talaga yung pinuntahan nila, sumunod sa will ni God, si Paul. Sa Macedonia sila pumunta. Meron po ba kayong idea kung saan ang Macedonia? Ang Macedonia po is, dyan po nakatira ang mga Greeks, mga Griego. Kilala niyo po ito? Sino po yan? Tito, Big, and Joey. Kasama si Wally at... Grabe, no? Kamukha ni Pastor Diwata. Hindi, kaya lang sa langit na si Pastor Diwata. Ano po? Okay? So, tama po kayo, no? This is Plato. This is Platito. This is Pinggan. Ano po? Plato, Socrates. Si Socrates... Meron niyang kamag-anak na Pilipino, si Soxito Pasio, ano po? Socrates, ano po? At ito naman si Aristotle. Mga Greek philosophers po yan, matatalino. So, yan yung pinapupuntahan ni God kay Paul. Puntahan mo yung mga Greeks. Sobrang tatalino nila. Alam niyo po, sa sobrang talino daw ng mga Greeks, sila yung mga taong, it seems nothing is impossible. Lahat ng gusto nila, naiimbento nila. Lahat ng gusto nilang gawin, nagagawa nila. Kaya nga po yung mga architects natin, ito yung parte noon, temple, 2,000 years ago na, nakatayo pa rin yung building, dumanas ang maraming digmaan at sakupan, andyan pa rin yung parte noon, naging tourist attraction pa. Eh, how about this one, Coliseum? Di ba? Gladiator? So, yun po yan. So, ang mga Greeks, ang gagaling, ang uhusay, meron silang wala. Ito ang wala sila. Hope. Dahil wala sila nito, ang philosophy nila sa buhay, ang buhay naman hanggang dito lang eh. Magsaya tayo, gawin natin lahat na makapagpapaligaya sa atin. Ang hope nila, nasa sarili nila. Kung ito nagkasakit, ang hope nila, nasa doktor. Pag ito nagka-problema financially o parang ganyan, ang solusyon nila, pera agad. Teka muna, Lord, para nagkamali yata si God na ito yung pinapuntahan sa kanya ni Paul. Pinapunta niya si Paul doon. Eh, Pastor, Lord, kailangan ba ng mga taong yan? Hindi po masabi sa Bible, napakahirap daw makapasok ng mayaman po sa kalangitan. Hindi naman po ibig sabihin kasi marami rin mang mahirap po sa impyerno eh. Ang sinasabi lang, ang hirap magtiwala ng isang taong mayaman sa Diyos. Pag marami kang pera, baka mahirapan ka magtiwala sa Diyos. Baka lagi kang sa pera mo umaasa. Kaya kapag nagkakapera, napansin nyo, nag-iiba ang ugali. Pero kapag mahirap, mas humble at nagtitiwala sa Diyos. Hindi ko alam kung meron ditong, kung siyumaman ka ng todo, andito ka ngayon sa church. Pag sobrang talino mo at kaya mong ipaliwanag ang lahat ng bagay, ang hirap magtiwala. Ito, kwento lang ito ni Derek. Sabi niya, Pastor, hindi naman lahat. Sa Chinese, mahirapang makakilala sa Lord ang Chinese, sabi niya. Lalo sa atin, ha? Kasi pag yan bumagsak sa negosyo, may tutulong na Chinese. May sasapo, may lalapitan.
parang kailan papasok na kailangan niya ang Diyos? Kailan papasok na doon siya magtitiwala sa Diyos? Kasi hindi ka naman nagtitiwala sa Diyos kapag meron kang lahat ng bagay eh. Nagtitiwala ka sa Diyos kapag walang-walang-wala ka na. Eh, tingnan niyo po, this is people without hope. Kaya nga sabi ni po ni Paul, pagdating sa Ephesians 2:12, eto ah, nakakilala. Kasi tingnan mo, si Paul papansinin, sabi nga iba, ang pagkakadescribe kay Paul, maliit lang na tao, medyo hukot, medyo kalbo, medyo kirat pa nga raw yung mata. Paano naman papansinin si Paul? Who are you? Pero dito po, sabi ni Paul, alalahan nyo rin na noon ay hindi nyo pakilala si Kristo. Hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel at hindi sakop ng mga kasunduan ng Diyos na batay sa mga pangako niya. Namumuhay kayo sa mundong ito na walang at walang Diyos. Maraming tao, ang buhay nila, sige, magpakayaman lang tayo, magpakatalino lang tayo, enjoy, enjoy, enjoy natin ang buhay. Pag namatay, wala na. Ganon din describe ni Paul ang mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos. They are living only for the moment or in this world. After that, wala na. Kaya, grabe, pinuntahan pa rin ito ni Paul. Again, ang mabigat pa dito, meron ditong Aphrodite Temple. Aphrodite goddess po kasi yan, ano? Ang hirap ilagay sa picture, baka po mag-imagine po tayo. Huwag nyo na pong i-google, ano po si Aphrodite? Kasi medyo naked po talaga yan. Aphrodite, hindi ko alam kung Aphrodite dito kinuha yun. Pero basta, Aphrodite is, meron mga 5,000 to 10,000 prostitute. Kaya nga yung sentro nung sinasabi po ni Paul na yan, Corinth. Yung Corinth na yan, daanan ng mga barko. Kaya pag may pumunta po sa Corinth, may mga prostitute agad na sasalubong sa iyo. Kaya pag sinabi kang Corinthians, diyan may magandang Corinthians, di ba? Yung mahal na tahanan, ano po? Noon, pag sinabi kong Corinthians, you are immoral and magnanakaw. Ganun po ang terminology po nila. So, grabe po yan, ano ho? Na-imagine nyo na ba mag-share ng gospel sa kasino? Mahal po kayo ni Jesus at pagpapalain po kayo ng Panginoon. Hindi, tatama na ako dito, umalis ka dyan. Kaya nga po, parang ang hirap nung ginawa ni Paul. Mas madaling mag-share ng gospel sa mahirap kaysa mayayaman eh. Halimbawa, magbabalot ako. Pagkatapos, pupunta ako sa Corinthian Garden. Mahal po kayo ng Diyos at nais ng Diyos na pagpalain ang buhay nyo. Lumayas ka nga dyan, baka makutusan kita. Ang hirap. Pero alam nyo po, ang galing-galing lang ano po ni Paul talaga. Sobrang yung pag-ibig niya na kahit mahirap ang pinapupuntahan sa kanya ng ating Panginoong Jesus, pumunta po siya. Noong 2019, nakatapak po tayo sa ano, sa Las Vegas, Nevada. Yung pyramid pala nito, ito yung Luxor. Galing nito, Architect Arvin. First time nating sumakay sa ano, sa elevator na paganyan. Pero pinapangarap ko po makasakay ako sa elevator na paganon. Kasi po medyo na malululain po talaga ako. Yung parang roller coaster, mahihiyain po ako sa... Pero grabe, no? Grabe yung design. So, ganyan ang picture ng Corinth. Walang nasa Las Vegas, Nevada na hindi po gustong magpasaya sa buhay. Eh maraming tao nangangarap, sana yumaman ako para hindi na ako magtatrabaho. Yung gagawin ko na lang, magpakasasa na lang sa buhay. Ay, yung ano na lang, mag-enjoy sa buhay. No, pwede yung pangarapin yun, hindi yan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, hanggang sa tumanda tayo, magtatrabaho tayo, pero hindi na lang kasing bigat, kasi gusto ng Diyos, may ginagawa po tayo. Can I hear amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong pangarapin yun. Huwag mong pangarapin po ah, na sobrang yumaman, baka hindi kayanin ng utak at puso po natin. So, yun po yun, ano? So, may time na pinasyal po ako ni Pastor Danganan, ang tagal namin naglalakad po, loob po ng kasino. Sabi niya lang sa akin, Pastor, lakad lang, lakad lang. Huwag kang lilingon. Pag lumingon ka,
magiging asin ka. Aba, para akong si Lot. Ano po? So, alam nyo, na-enjoy naman, pero nakakatakot yung lugar. Nakakatakot po yung lugar. Sa sobrang ganda niya, nakakatakot. Parang, Lord, ito ba yung modern day Sodom and Gomorrah? Eh, sabi parang yun ang picture ng Corinth eh. So, paano mo siya sharean ngayon ng gospel yan? Pero tingnan nyo po, marami nag-reject kay Paul, pero may naniwala sa sinabi ni Paul. May mga naging Christian, kaya nga naisulat ang 1 Corinthians, 2 Corinthians. Ito ngayon, nakakilala na sila sa Lord, kinakausap sila ni Paul. Ang hirap kaya ng message ni Paul. Tingnan mo sabi ni Paul, di nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Kulang na lang sabihin, alam nyo kahit anong yaman nyo, pag hindi nyo tinanggap si Jesus, impyerno pa rin ang buhay nyo. Parang ganyan ang message ni Paul. Huwag kayong palinlang sapagkat kailan may hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral. O may idea kayo bakit sinabing immoral? Because of Aphrodite, goddess temple, o parang something na ganyan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasengo, mapanlait, mandarambong. Ang hirap kayo mag-message ng ganyan. Isubukan nyo kayang itapik sa cell group to. Baka, ba't walang dumating? Minsan ang hirap, ano po? At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Pero di mo sinabi ni Paul, ang sasama nyo, napaka-immoral nyo, ang bigat talaga, pero di mo sabi ni Paul, at ganyan ang ilan sa inyo, ngunit, nilinis na kayo. Kahit anong sama ng isang tao, mamamatay man yan, mangalo niya man yan, magnanako man yan, pero kapag ang tao ngayon ay tumanggap sa Panginoon, siya ay nilinis at pinatawad ng Diyos. Can I hear amen? Malakas sa palakpak sa Panginoon. Nako, kaya lang ang problem ko, ito ang hindi nyo marireconcile sa utak nyo. Kahit anong bait ng isang tao, kahit anong ganda ng kanyang buhay, pag hindi siya tumanggap sa Panginoon, impyerno ang kanyang buhay. Eh, pastor, mukha naman siyang mabait. Hindi nga ang pagpunta sa langit, mukha mabait o hindi. May relationship ba siya kay? Samantalang ito, napakasama, tinanggap lang niya si Jesus Christ, nagbago na kanya. Eh, ganun po ang sinasabi sa Bible. Ang mabubuti raw nating gawa, parang basahan lang. Kasi kung mabuting gawa, hindi na sana namatay si Jesus Christ sa cross. So, ano pa ang sabi? Sa inyong mga, at ibinukod na kayo ng Diyos para maging kanya, itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Mga kapatid, tanggapin natin, anuman ang iyong kasalanan nung tinanggap mo si Jesus Christ, pinatawad na ako ng Diyos. Anuman na nagawa mong kasalanan na nakalipas at tinanggap mo si Jesus Christ, ang tawag sa iyo ay banal, set apart, ibinukod ng Diyos. Sabi nga natin, ibinukod ng Diyos. So, ito si Paul. Mga kapatid, tingin muna po kayo sa akin. Ayokong iwanan yung first point na ito na hindi ko po ito na-share sa inyo. Tingin po kayo sa akin. Ang sabihin mo sa isang tao na siya ay wala ng pag-asa ay isang sampal sa Diyos. Para mong sinampal ang Diyos kapag sinabi mong ang taong iyan wala ng pag-asa. Nakakakilabot kasi siya yung dahilan bakit namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Walang tao na hindi kayang baguhin ang ating Panginoon. Walang napakasama na hindi kayang hugasan ng banal na dugo ni Jesus. Name it! Iniisip ko po, may mga aplido kayo na nag-massacre. Sa impyerno lahat yan! Kayang kaawaan ng Diyos yan. Yan na nagnakaw sa amin, ang sakim niyan, korap yan! Namatay si Jesus para sa kanya. Kaya wala po magsasabi po ah, kasi hindi natin naunawaan ang nature ng pag-ibig ni Jesus Christ kapag sinabi nating ang mga Corinthians nung una, people without hope, pero nung dumating si Paul at yung gospel, nagkaroon sila ng pag-asa kasi ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa balang araw. Hindi yung wishful thinking
Hindi po doon nakasalalay ang ating pag-asa. Ang aking pag-asa ay nakasalalay ang pag-ibig ni Jesus ay hindi nagbabago, matibay, at umaabot anumang sitwasyon ng buhay. Can I hear amen? Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Ang pag-ibig ay laging umaasa. Kung meron man kayong kapatid, kamag-ana, kaibigan, kapitbahay, tingin mo ang sama-sama, may pag-asa yan. Kaya pag sinieran mo siya ng gospel, may pag-asa yan. Eh kayong mga taong walang pagkakilala sa Diyos, sabi nga natin may pag-asang makakilala. Eh di how much more yung mga taong nakakilala na sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, nagpapatuloy sa Diyos, ang hindi pa kaya kayang baguhin ng Diyos? Amen? Huwag naman tayong masyadong hard sa sarili natin, kaya tayong baguhin ng Diyos. Sabihin nga natin personal, kaya akong baguhin ng Diyos. At kung katabi mo yung asawa mo, sabihin mo, mas lalo ka na. O, yan ang pag-aawayan nyo po mamaya, okay? O, wag naman, wag na. O, number two, dito tayo mag-i-end. Ang pag-ibig ay laging nagtitiis. Sabihin natin yun, ang pag-ibig ay laging... Hindi ba? Yung una, ang pag-ibig ay matiisin. Tinapos yung pag-ibig sa... Parang ang perseverance ang pagkakabanggit or patience eh. So, matiisin. Ibig bang sabihin, paapi ka? Hindi ho. This is true story. Kwento po ng isang pastor sa Amerika. Hindi ko na po babanggitin yung religion nung nakausap niya. So, sinyera niya ng gospel. Kaya lang sabi niya, nung tatanggapin niya na si Jesus Christ, hindi niya matanggap si Jesus Christ. Sabi niya, pastor, pag tinanggap po si Jesus, itatakwil ako ng asawa ko. Pag tinanggap po si Jesus, kamumuhian ako. Ang ibig sabihin niyan, kamumuhian ako na ibang ng buo kong pamilya. Aalisin ako sa trabaho, itatapon uli ako sa bansa akong pinagmulan. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, gusto natin liwanagin to. Ang pagtanggap mo kay Jesus, tamang walang bayad, pero ang desisyon mo ay may magiging kabayaran. Tingnan niyo po yung picture nito. Kapag tinanggap mo si Jesus, tinalikuran mo ang mundo, pwedeng may mga taong magsabi sa iyo, "Oy, umiba ka na pala ng relihiyon. Oy, grabe, nagpalit ka na pala ng religion. Hindi mo mahal yung pinaniwala ng ating mga ninuno. Pe-persecute ka." Kaya kung wala nga raw po nagpe-persecute sa iyo, baka hindi tayo Christian kasi... Bakit? Sabi sa Bible, those who follow Jesus will persecute. Those who obey Jesus will persecute. Kaya at minsan hindi tayo pinapersecute, ayaw nating tayuan yung pagiging Kristo natin. Subukan mo maging Christian sa trabaho mo. Subukan mo talaga maging Christian sa barkada mo. Ewan ko lang kung hindi ka i-persecute. Subukan mo sa negosyo mo, gawin mo talaga ang tama. Ewan ko lang kung hindi may mag-persecute sa'yo. People will persecute you when you love Jesus. Kaya hindi ganun kadali. Hindi po ganun kadali. Pero ito maganda. Marami ring tao, there are people who have made the decision and suffered all of that loss and endured those hardships because they are Christ followers. Because you are following Jesus, may magpe-persecute sa iyo, may mga taong pwede ka mawala ng hanap buhay because of your relationship with Jesus. Naalala ko tuloy yan, no? Hindi ko na sasabihin niyo yung pangalan. Meron tayong isang primary leader. Naging parang messenger siya. O, punta ka dito ah. Ito yung panlagay mo. Parang hindi kinaya. Eh, siyempre, ang taas ng conviction ng bata eh. Na ang Christian, ang ginagawa niya tama. Hindi yung lagay-lagay sa costume. Buti na lang, binigyan siya ng Panginoon ng hanap buhay na pwede siyang maging maayos at hindi makipag-compromise. May kabayaran, kaya nga may pagtitiis tayo na gagawin. Tingnan niyo po si ito ah. Again, gusto ko po pakinggan nating mabuti ito. Si Paul, marami siyang karanasan, hindi because of his weakness, not because of his emotional problem, hindi. Ito, lahat ito, naranasan niya because of the gospel of Jesus Christ, because of sharing the gospel. Sa mga Hudyo, 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. Uy, galing. Tuwirin nyo nga yun, yung mga magaling sa math, Sheila. Sige nga po, 5
times 40. Tama ba? 5 times 40. 200 minus 1. 199 na hagupit. May pasunod pang tatlo, hindi tumama. Nung hinagupit ba si Paul, hindi ba siya nasaktan? Binilang niya. 198! Pa! 199! Di ba ang sakit? Mamaya tatanungin ko po kayo, ano yung naranasan mong pagtitiis because of obeying God? Hindi yung may ginawa kasing mali, kaya ka nasasaktan. Iba yun ha. Umibig ka na sobrang gwapo, hindi ka naman kagandahan. Eh talagang masasaktan ka. Ano po? Umibig ka sa sobrang yaman, di ka naman nag-aral or ganyan. Eh di mamalitin ka rin yan, bandang uli. Masasaktan ka, yung mga pangarap na yun, minsan baliktad eh. So iba yun. Eto, because of sharing the gospel, meron ka na bang naranasang hirap because of your obedience to Jesus Christ? Kasi minsan, marami sakit ako naramdaman kasi immature ka pa. Ang struggle mo pa lang is your emotion, is your mindset. Hindi pa ito yung pagsunod kay Jesus Christ. Ano po? Tinan pa natin to. Tatlong ulit akong hinampas ng pamalo. Iba pa ba yung hagupit? Iba pa yung pamalo? Minsan akong pinagbabato. Hindi ito pinagbabato ng masasakit na pananalita. Ah. Literal. Nung binato kaya si Paul, nasaktan kaya siya, hindi po robot si Paul. Minsan ako'y pinagbabato, tatlong ulit akong nawasakan ng barko. Ayokong maniwala sa malas. Paul, minamalas ka yata. Yung barko, every mas sumasakay siya, nahati sa gitna. Siguro kasama siya sa Titanic nung lumubog. Hindi ba? Ang bigat naman ito. Isang araw at isang gabing ako'y nasa laot. Alam niyo yung laot? Ano po? Sa nilaktaw ko na yung 26, ha? Sa pagpapagalat hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom, uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Tingin po kayo sa akin. Kapag nakakaranas po kayo ng hirap sa ministry, ito po ang basahin niyo. Habang nag-outreach po kayo, naplatan lang kayo ng gulong, pinabayaan mo kami, Panginoon. Hindi ba, nag-Bible study kayo at walang tubig? Panginoon, bakit kami? Tubig lang. Pagkatapos, nag-check ng attendance, hindi ka natawag. Grabing rejection. Attendance lang. Mga kapatid, minsan, siguro ang problem ng 21st century Christian, mas lalo talaga tayo naging madrama sa buhay because of mga Korean novela, ano po, yung mga ganyan. Noong 19th century raw po, mas maraming Christian ang namatay o persecution, martyrdom. Marami tayong kapatid, umiiyak, pero walang anghel na lumabas. Marami tayong nakakulong na mga kapatiran sa China o sa mga persecuted countries. Walang earthquake na nagbukas ng gate nila. And yet, they are continue the ministry. Pagdarating ang pagkakataon, parang sobra kang nasasaktan at nahirapan at napapagod. Basahin nyo lang po ang 2 Corinthians. Then mag-usap tayo, Paul, ba't ikaw? Sobrang hirap, nagpatuloy ka. Anong dahilan mo? Alam nyo po, ang pinakamabigat kaya nagpapatuloy si Paul, basahin nyo po ito sa English, mas ma-appreciate nyo. The love of Christ compelled us. The love of Christ compelled us. Pero dito, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa amin, kaya kami nagpapatuloy. Ang pinakamalaking puwersa, kaya ako nagpapatuloy is because the love of Jesus, the love of Jesus, the love of Jesus, na hindi ko kayang pantayan ang ginawa ni Jesus Christ sa cross sa aking buhay. The love of Christ compel us. Sige, aminin na natin. Minsan andito ako kayo, sino kakahiya naman kay ganito? Baka di kami makita. Kakahiya naman sa cell group leader namin kasi baka hanapin niya ako. Hindi po, sana lahat tayo naririto because we love Jesus. Amen? Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Kaya huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili kundi doon sa namatay dahil sa kanila. Marami nagsasabi, the greatest pain ni Jesus Christ, hindi yung cross kundi yung Gethsemane pa lang. Saan ka makakakita, 12 disciples niya, inilagaan niya. Wala man lang sumama sa kanya para mag-pray.
Di ba ang hirap din nun, ano, may problema ka, wala nagpe-pray sa'yo, ano? Tama? Wala mala nangangamusta sa'yo, ano? Wala. Kaya minsan mga kapatid, challenge natin yung sarili natin. Sanayin din natin talaga yung sarili natin na lumabang mag-isa. Meron kasi talaga mga pagkakataon walang ibang lalaban sa'yo kundi ang Diyos. Pero in spite of all these things, God is gracious. God is merciful. Hindi niya tayo pababayaan. Gaano man kasakit, gaano man kabigat, even death, nothing can separate us from the love of God. Yes, nagugutom din tayo. Yes, nahihirapan din tayo. Pero darating ang pagkakataon, walang makakapaghiwalay sa ating pag-ibig sa Diyos. Alam niyo po, nung nag-mission po ako sa Zambales, ang hirap po pala nung ganun, ano, yung wala nag-o-oversee sa iyo, yung kahit na lang ano ang gawin mo, pero diyan ko natutunan yung ano, yung pagiging, kahit konti, yung pagiging tapat, yung ginagawa mong isang bagay kahit walang nakakakita sa iyo, kahit walang pumupuri sa iyo, kahit walang pumapansin sa iyo. Kilala to ng iba po sa atin, lalo na sa side po ng UNIDA po natin. Mr. John John Arca, dumalo po siya sa akin sa Zambales. Sabi niya lang, alam ba Pastor Loy, dito ka lang sa mundo, pwedeng magtiis para kay Jesus. Pagdating sa langit, wala nang suffering. Wala nang pain. Alam niyo po ba ang even our suffering is our precious gift to God? Hindi ko naman sinasabing kailangan natin maghirap. Iba po yun. Iba pong suffering ang inano ko po. Yung suffering na because you love people, pwede ka niyang i-reject, pwede ka niyang basta baliwalain, but still you continue. Hindi ko po ito sinasabing, ano po ah, iba po yung suffering kasi nakagagawa natin. Iba po yun. Suffering because you are doing the gospel or sharing the gospel or pursuing Jesus everywhere. Tinataya mo yung pera mo, tinataya mo yung lakas mo because you love Jesus. Nagkakaunawan ho ba tayo? Kakaunawan ho ba tayo? Pakita ko lang po sa inyo, itong nararanasan natin sa Pilipinas, this is heaven kung ikukumpara sa mga persecuted countries, lalo na ang China. Pakinggan lang po natin mabuti ha. Panoorin po natin, this is our last, ano po, 5 minutes, mga 5 minutes po ito. Sit back, relax. Gusto ko po pakinggan nyo pong mabuti yung bawat lyrics nang sasabihin po sa video na ito. Okay? Ayan. Para narinig ko yung boses ko. Ah. Okay, pakinggan lang natin si JB. Ready na ba tayo, anak? Okay. Sige, panoorin lang po natin para makita natin ano yung nararanasan. Yung iba napanood na ito, pero panoorin lang natin para po mas lalo nating maunawan. Sige po. And then after that, balik lang po tayo sa slides natin. Let me finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up two by two in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning, and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around, and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours, and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. And I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously, 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then, one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting.
Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break, and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize so many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? She said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper, and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America. You guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at them and I said, I will not do that. Big, incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like you become like us, but I will pray that we become just like you. Wow, thank you, Jesus. Bakit kaya may mga Kristiyanong nakulong dahil sa pangangaral, pero nung lumaya, mangangaral pa rin? Hinagupit dahil sa pangangaral, nung pagkahagupit, mangangaral uli. Because the love of Jesus compels us. Kung wala tayong pag-ibig sa Diyos, di ka tatagal sa paglilingkod sa Diyos. Kung hindi mo totoong ma, kung naririto ka lang para yumaman, hindi ka tatagal sa paglilingkod sa Diyos. Kung ang gusto mo lang mapakinggan lagi, pagpapalain ng Diyos yung buhay mo! Di po kayo tatagal. Di tayo tatagal. 11:45 na po, marami nang tumitingin sa orasan. Mag-o-overtime si Pastor, mag-o-overtime. May outreach pa, meron pa tayong pupuntahan na ganito. 13 hours, nagta-travel sila just to hear. I-google nyo na lang po, sa, kahit po sa YouTube. Meron pang nakakaiyak na sitwasyon doon, yung first time nila nakatanggap ng Bible, isang box, nag-iiyakan sila. Kinukuha nila yung Bible. Sa atin, inaanay na hindi pa nabubuksan. Ano kaya? Pag-pray natin na, Lord, sakupin kami ng komunista. Para maranasan namin ano talaga ibig sabihin nung sino kaya yung mag-i-stay? Halimbawa, nagpe-pray ka, hindi ka sinagot ng Diyos, hihinto ka ba? Ginagawa mo yung pinakamabuti mo, hindi napapansin ng iba, hihinto ka ba? Sino kaya dito sa praise church ang pwedeng tumayo at sabihin sa kanila at sabihin, ang ipipreach lang is theology of suffering. Theology of suffering na ito yung mga hirap na dinanas ko sa pagsunod kay Jesus.
Iba yung ano eh, ito yung hirap na dinanas ko dahil hindi ako nag-aral. Ito yung hirap na dinanas ko kasi hindi ako nagsikap. Ito yung dinanas ko kasi hindi ako disiplinado. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin. Kaya alam nyo, natutuwa po ako kapag inaalala ko yung nagsisimula ang Praise Church. Sabado, tatakbo kami sa Talavera. Magse-service kami ng umaga. Sa hapon, dito naman sa Tondo, may mga iba pa kaming pinupunta. Nakakamiss lang yung mga moments. Kasi ngayon po, medyo may number na rin tayo kahit hindi tayo mag-exert ng effort, may bilang. Pero hindi po yun eh. Mga kapatid, kung darating ang pagkakataon, mapapagod ka, masasaktan ka, mahirapan ka, lagi mong alalahanin, ang pag-ibig laging umaasa. Laging may nakikitang gagawin ng Diyos. Ang pag-ibig laging nagtitiis. Handang harapin ang lahat ng bagay because the love of Jesus compels us. Hindi mo kayang pahintuin ang tao nagmamahal sa Diyos. Gusto ko sana mag-conduct tayo ng Lord's Supper po. Kaya lang, yung mga ginamit natin baso, yung panahon pa na may COVID, ayoko naman magka-COVID kayong lahat. So, ang challenge ko lang po sa inyo, wala kaming mentoring this Monday, but Tuesday lang po ako magpatawag po for short lang. Doon kami magkakandak ng Lord's Supper. Pwede po ba sa mga mentoring niyo, doon po kayo mag-Lord's Supper po? Pwede po ba sa pamilya nyo, mag-Lord's Supper po kayo? Alalahanin nyo yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Alalahanin mo kung paano siya naghirap para sa atin. Alalahanin mo, kaya ka pinagpapala ngayon dahil sa hirap ni Jesus. Alalahanin mo, kaya ka may buhay ngayon because of the death of Jesus Christ. Kaya ka may living hope with Jesus because Jesus died and resurrect from the cross. Can I hear amen? Praise church, we are nothing. We are nothing without Jesus. Apart from the cross, hindi ka malang makakapag-ibang bansa. Apart from the cross, ewan ko lang kung nakapagpatayo ka ng bahay. Apart from the cross, ewan ko lang kung meron kang hanap buhay ngayon. Apart from the cross, ewan ko lang kung may good health ka ngayon. May the love of Jesus compels us. Ang pag-ibig ay laging umaasa, laging nagtitiis. So, mag-Lord Supper po tayo. Kahit kayo po ang magkandak. And then, ang challenge ko lang ho, from this day forward, ikampanya si Jesus at ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Huwag kang papayag na may taong kausapin ka at sisiraan ang iba. Huwag po. Huwag kang sasama sa taong nakikikampi para siraan, maliitin ang kumpanya. Never say anything against your company. Never say anything against your family. Never say anything against your church. Ikampanya si Jesus. Pagmalaki natin si Jesus, pagganahin natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Tayo po tayong lahat. Let me ask our worship team. Sobrang very powerful yung kinanta ni Karen nung huli. Gusto ko lang pong kantahin, huuliin natin yon. Let me ask our praise and worship po ano. Thank you, God. Matatapos ang mensaheng ito sa araw na ito, pero hindi sa ating buhay. Ito ay magpapatuloy. Habang umakit po ang worship team natin, may ask dalawang kamay, lahat po ng mga cell group leader, lahat ng cell group leader, taas nyo po ang kamay nyo po. Lahat ng cell leaders, lahat ng primary leaders, taas nyo po ang kamay nyo po. Lahat na nag-a-outreach, taas nyo po, pikit lang kayo ng mata. Kung darating ang pagkakataon, masasaktan ka. Kung darating ang pagkakataon, mapapagod ka. Kung dumarating ang pagkakataon, meron kang hindi naunawaan, isipin mo lang. Ang pag-ibig ay laging nagtitiis. Ginagawa ang lahat para kay Jesus. Father God, totoong may pagod, pero hindi kasing katulad na mga nauna sa amin na dugo at buhay. Talagang literally namatay sila sa persecution and yet hindi sila huminto. My prayer is kung masasaktan, mapapagod at mabibigatan ang bawat isa, pipiliin pa rin nilang magpatuloy because they love you, because we love you, because the love of Jesus compels
compels in our heart ang matibay na puwersang nag-uudyok sa amin para gawin ang isang bagay is because we love Jesus. Naunawaan namin ang ginawa ni Jesus. Hallelujah, pagpalain kayo. Lahat ng mga volunteers, taas nyo rin po ang kamay nyo po. Lahat ng mga nanay at tatay na pinaglilingkuran ninyo ang inyong mga anak, totoong nakakapagod, totoong maraming hirap, pero hindi nawawala ng kabuluhan ang pag-aalaga, ang pagmamahal nyo, ang pagmamalasakit nyo sa mga taong inilagay ng Diyos. Kung meron akong kausap dito na entrepreneur, may-ari ka ng negosyo, may mga tao kang inaalagaan, huwag kang mapapagod alagaan sila. Huwag kang mapapagod na paglingkuran ang mga naglilingkod sa iyo, because the love of Jesus compels us to do good things to other people. Praise church, we are here to love God and to love people. Malakas ang palakpak ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, awitin natin ang awiting ito. Thank you Jesus, thank you God. Let's worship the Lord. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Into the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Come on, you say, Jesus Christ, my living hope. And I can imagine so great a mercy. What heart could fathom such boundless grace? The God of you
slide, please. Thank you, Jesus. Ang pag-ibig ay laging nagtitiis, laging umaasa, laging nagpapatuloy. Matutuwa kaya yung asawa mo kapag pinagsabihan mo, Mami, hanggat kaya kong igalaw ang aking kamay, hanggat kaya kong kumilos, paglilingkuran ko kayo. Paglilingkuran kita. Meron ba tayo mga cell leader, primary leaders, kaya mong sabihin sa mga cell group mo, maaring hindi ako magaling, maaring hindi ako mahusay, hindi ko kayo iiwanan. Gagawin ko ang lahat ng paraan. And this is also my commitment. Hindi tayo magaling, marami tayong pagkukulang. Pero hindi ako papayag na hindi mag-aral, hindi matuto at lumago hanggang sa kayo po talaga ay mapaglingkuran po natin. I will ask lahat ng mga leaders, pakiano lang natin yung mga electric pa natin dito sa harapan. Gusto ko po yung palalapitin ko kayo sa unahan, pero maliwanag yung commitment natin. Pag lumapit kayo sa unahan, habang lumalakad kayo, Lord, hindi ko pababayaan ng mga tao na ipinagkatiwala mo sa akin. Kahit hindi nila ako yakapin, yayakapin ko sila, Panginoon. Time will come, alam ko, hindi nila ako papansinin, pero hindi pwedeng hindi ko sila pansinin. Because the love of Jesus compels us. Anyayahan ko lahat ng mga primary leaders, cell leaders, admin, ministry volunteers, ano po, lahat ng mga nasa outreaches, bago natin gawin yung mga gagawin natin, let us renew our commitment to God and let us declare our love for Jesus compels us to do the ministry. Not for Pastor Loy, not for any leaders, but for Jesus who died on the cross, who resurrect, hallelujah, after 3 days. If you have ministry to God, even kids, lahat po ng ministry, aawitin ulit ito ng praise and worship. Pero Lord, hindi ako hihinto. Magpapatuloy ako, Panginoon. Can I hear amen? Okay, maliwanag po, ano? Lahat ng ministry team, leaders, volunteers, outreaches, please come forward as you walk on the altar. Receive the love of God. Receive the fresh revelation of God. Hallelujah. Christ, our living hope. Tingnan niyo po yung cross sa oras na ito. As we renew our commitment to God, just focus on the cross of Jesus.
Sabi nga po sa inyo, marami tayong kapatid doon sa mga lugar na grabing pinapersecute. Walang lindol, walang angel na nag-intercede, namatay po sila. Pero naranasan nila yon because ginawa nila ito kay Jesus Christ. Sometimes, the blessing and great testimony is not the blessing we receive from the Lord, not the material blessings. But sometimes, our greatest blessing and testimony is our suffering for the Lord. Anong ginawa mong sakripisyo para kay Jesus Christ? Hindi ba mahirap maglingkod, Mark? Ano? Masasaktan talaga tayo eh. Kasi pain is the price of loving people. Pag nasasaktan ka na, nagmamahal ka na. Pag nahihirapan ka na, naglilingkod ka na. Because walang madali sa buhay. Wala hong madali. Si Jesus Christ, hindi siya sumuko. Kasi ikaw yung nasa isipan niya. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa oras nito, allow God to minister to you before you minister to other people. Ayan lang natin, Lord. Tulungan mo ako. Meron dito, nahihirapan ka, pero lumalaban ka. Gustong-gusto ng isip mo na umalis, pero yung puso mo, naiiwan. Gustong-gusto mo lumipad, lumayo. Pero dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, andito ka. Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, lalo mong naunawaan, life is not about the things I acquired, but the things I give for the sake of the gospel of Jesus. Walang tao na hindi kayang baguhin ng Panginoon. Walang tao na hindi kayang abutin ng Diyos. Ikaw pa kaya na naglilingkod sa Panginoon ang pabayaan ng Diyos. Hallelujah. Dalawang kamay mo ilagay mo sa tapat ng iyong puso as a sign of our love for Jesus. Father God, as we conclude this message, madali po itong pag-usapan, madali po itong i-preach, pero mas mahirap po itong i-practice on a daily basis, oh God. Panginoong Jesus, sana Lord, andito kaming lahat ngayon as a leader na, Lord, ready kaming ibigay ang lahat para sa kay Jesus. Ready kaming i-offer ang lahat ng bagay na meron kami for the sake of expanding your kingdom. We are willing na mapagod, we are willing na magastusan, we are willing, Panginoon, na nadamhin even yung mga painful battles sa aming isipan, O God. Oh, salamat po, Lord. Salamat po, O God, ng maraming marami. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin niyo ang pag-ibig ng Diyos. Tanggapin niyo ang pag-ibig ni Jesus. Tanggapin niyo ang puso ni Jesus na habang tumatagal, lalong lumalaki ang puso mo para sa Diyos, lalong lumalaki ang puso mo para sa mga tao. Hallelujah. Singa mga kapatid, isa o dalawang katao, pag-pray mo naman sa oras na ito. Kahit po yung mga nasa likuran po natin, kuha po kayo ng kapartner nyo po, nag-asawa nyo, pamilya nyo po. Lord, let the love of Jesus compels our family to love one another, Panginoon. Come on, come on. Kung any words of love, any words, Lord, hindi ako hihinto. Hindi ako titigil. Oh, hallelujah. Yes, O God, bless the prayer of your people right now, O God, in Jesus' name.
Let the love of Jesus fill this place. Let the love of Jesus, Jesus, you are our Lord, our Savior. Wow, thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless the prayer of your people, O God. Kanina, no, habang inaayos ko yung sermon nito, yung meron lang picture na sumagi sa isipan ko po. Yung parang ang tanong ko lang ho is, meron kayang pagkakataon ang Diyos umiiyak sa sobrang tuwa sa iyo? Minsan, siyempre talaga, umiiyak din si Jesus Christ pag sobrang nasasaktan sa iyo sa nangyayari. Pero ilan kaya dito yung sobrang ngiti-ngiti ang Diyos at halos siya mapaiyak sa tuwa kasi tuwang-tuwa siya sa paglilingkod mo, kasi tuwang-tuwa siya sa pananampalataya mo, kasi tuwang-tuwa siya sa ginagawa mo, kasi tuwang-tuwa sa iyo. Lord, gusto kong matuwa ka. Lord, gusto kong matuwa ka sa akin. Lord, gusto kong matuwa ka sa akin, Panginoon. I want to please you. I want to honor you. I want to love you, O God. Hallelujah. Sobrang nakakatuwa po kayo. Zila, anak, pag-pray lang kita dito. Punta ka dito, anak, Zila. Pastor Mel, anak, akyat ka lang dito. Ate G, where is Ate G? Where is Ate G? Ate G, naku, birthday nito si Ate G. Ano po, pag-pray natin. Pastor Mel, anak. Okay. Thank you, Jesus. Sa 16 na po yung lipad ni Sila, tama, right? 16. Ang first experience ko po kay Zila, ang galing-galing niya, pero merong pagkakataon nakikita ko po parang lumulutang yung mga parang failures. Sabi ko, paano kaya sasabihin kay Zila, anak, napakagaling mo. Pakaganda mo sa paningin ng Diyos. Buong-buo ka, anak. Minsan ang demonyo, no, kahit ang ganda na nangyayari sa atin, pilit pa rin niya ipaisip sa atin yung mga pangit na bagay. Wala pa rin. Yung may naabot ka na, wala ka pa rin kwenta. Yung naglilingkod ka na sa Panginoon, pagkatapos ang dami pa rin pangit na, kasi sabi ko nga po sa inyo, ang laban ang talaga natin isipan. Pero grabe natin pag-pray si Sila. Ako po, sobrang confident ako. Ang praise church, saan ka man makarating, ahabulin ka ng bihaya at pagpapala ng Diyos. Dati may pagka-selfish ako sa ganyan eh. Nung alibaba may mag-a-abroad, gagawin ko ng paraan para hindi matuloy yan. Para ba, kaysa mabawasan kami, dito lang magamit. Ngayon, wala na ho. Ang panalangin ko po kung saan ka dinadala ng Diyos, yung blessing ni Tatay Loy nasa iyo. Hindi ako magiging dahilan na para hadlangan ang mga bagay na gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay. Taas lang natin ang kamay natin kay Zila muna. Yes, Lord, this is an overwhelming blessing, but this is also an overwhelming challenge. Kasi mag-isa siyang lalaban. Pero ang praise church, distance lang eh. Pero hindi mo siya pababayaan, Panginoon. Pag nakakausap po namin siya, Panginoon, nakita ko po lalo na yung pangarap ni Zila, sabi ni Zila, sana yung mga negosyante sa praise church matulungan ko kahit sa accounting. Diba ang sarap, Lord, na meron kang anak na nangangarap na agad para sa iba kahit hindi yung pinubuo na tuparin ang kanyang pangarap? Pero naniwala po kami, for a certain period of time lang kami magkakawalay, Panginoon. Ibabalik mo siya mas matalino, mas mahusay, mas magaling, mas fruitful, mas buong buo, O God. Hallelujah. Thank you, Zila. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Ate G, dito po kayo. Alam niyo po, si Ate G, saka si Mel, siya po ang Paul and Silas ng Praise Church. Na kapag umawit na at nagpakanta, aba, may lumilindol, may mga tanikala na nawawala. Grabe po, nakakamiss talaga yung mga sigaw nila at papuri sa Panginoon. And this March, magbe-birthday po sila. Ang dalangin po natin, sorpresahin sila at i-level up ni God ng napakataas na pagpupuri
Hallelujah, ang nagmamahal sa Panginoon. So, birthday nyo rin po, nakiki-celebrate kami sa inyo, kay Cloud, sa lahat po. Pero ito muna po yung natandaan ko lang po sa ngayon, no, taas natin ang dalawang kamay natin sa Panginoon. Kulang na lang sabihin namin, Panginoon, si Mel at Panginoon si Ate G, they are born worshiper. They are born worshiper, O God. Sobrang kita namin kung paano sila nagmamahal sa iyo. Kaya Lord, sa kanilang kaarawan, Panginoon, ang prayer namin, itataas mo ang level up ng kanilang pagpupuri, pagsamba, to the point na maranasan nila yung dinaanan ni David, na Lord, sa presence mo, ang lahat ay bago. Sa presence mo, ang lahat ay puno ng pag-asa. Sa presence mo, walang bagay na makakaporma, makakapanaig. Sapagkat ang kapangyarihan mo ang lalagi sa kanila. Ate G and Pastor Mel, punong-puno ng pagsamba at pagdakila. Nothing is wasted. Nothing is regret. Hallelujah. Thank you so much. Because you love Jesus, because you love God, I pray that you will give the Lord a stable heart, a heart like David, a heart that loves Jesus in the midst of persecution, sufferings, disappointments. Worship will level up because circumstances, hallelujah, will, Panginoon, magbabanis ito, Panginoon. O Rabakusa la Rabasakande, O God Jesus. Salamat. Maraming pagkakataon kayo nagbibigay, kayo nagsusurpresa. Panginoon, surpresahin nyo naman si Ate G. Si Pastor Mel, Panginoon. Itong linggo na ito, grabing peaceful mind. Calmness po, Panginoon, sa puso. Salamat po, mahal na mahal po namin sila. Thank you so much, O God. At sa oras na ito, kung meron man po, O Diyos, na may mga anxiety pa din, Panginoon, kalmayin mo lang po kami. Gusto namin magmahal. Pero tulungan nyo lang din po kami maalagaan ang sarili namin at mahalin ang sarili namin para mamahal din po ang iba. Marami pong salamat sa Praise Church. Mahal namin po ang isa't isa. Mahal po namin. Sa totoo lang, Lord, walang idea ang sino man kung gano'n namin sila kamahal. Maraming po salamat. We give you all the praises in Jesus' name. Amen at amen. Mga anak, last na lang, kahit 10 katao, can you give them a big hug, yung kapatid mo, at sinasabihin mong, I love you. I love you, kapatid. I love you, kapatid. Okay, good morning po sa bawat isa. Ayan, habang umuupo po muna ang lahat, we would like to announce po muna na magkakaroon po ang Praise Media na photography workshop po on March 25, 2023, Saturday po iyon. Ano po, sa mga nais po mag-join, pwede niyo pong sabihan yung mga leaders nyo para masabi po ito kay Mr. JB Aniceto po ng Gyros Network. Or pwede rin daw po kayong mag-message sa ating FB page. Ano po? Kung may mga katanungan po tayo. Bali,
yung mga announcement daw po patungkol sa time and venue, sa page na lang din daw po sasabihin. Okay? Yan po, no? So, para naman po sa mga wala pang sobre dyan, pwede po tayong humingi sa mga ushers natin. Okay, may gusto lang po akong i-share, no, na verses po sa inyo. But before that, gusto ko lang po magpakilala. Ako po pala si Architect C. Joy, no, from Nehemiah Network. Sa pamumuno po ni Architect Arvin, and then 144 leader po ni Pastor Loy. Ayan po, no? So sabi lang po dito sa verse na to, wait lang po, ayan. Pararangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Proverbs 3 verse 9 to 10. Sabi pa rin po dito sa 2 Corinthians 9, 6 to 8, tandaan niyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbibigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi inyong matutulungan ang iba. So alam niyo po, while meditating these passages po, sobra ko lang pong na-realize yung journey natin sa Panginoon. From 2017 po nakakilala tayo sa Lord. Curious, out of curiosity lang naman po ba't ako nag-tights eh. Kasi hindi ko naman po talaga naiintindihan. Pero sa tulong po ng leader natin, tinuro niya po sa atin yan paano ba talaga at paano ba talaga gawin ito. Then, simula po noon hanggang ngayon, never ko naman pong naranasan na pinagkulang tayo ng Lord. Yes, may mga time na nahihirapan pero hindi po tayo nauubusan. Ano po? And then, lastly po, no, last year po pala, nilaunch po natin yung Praise Outreaches. No, so, alam niyo po sa Praise May Kawayan, hindi po kami ganung kalakihan, no. Pero malapit na po 'yon. Yung ganitong kadami nakikita na po natin 'yan. Ano po? Pero alam niyo po, never kasama ko po yung mga coaches, never po naming naranasan na simula po noon pinagkulang po ang Praise May Kawayan ng Panginoon. No, simula po na natutunan nating magkaloob, even po pala yung mga ginagawa natin nadadamay po sa pagpapala ng Lord. And alam niyo po, hindi ko po alam kung ma-zoom in eh, pero simula po nang natuto tayo mag-tights, lagi pong may bilog dyan sa umpisa, lagi pong nakalagay, household salvation. Alam niyo po, this year, nung nag-launch po din po tayo ng life class, sobra lang po ako natuwa sa Lord, at talagang sobra kong nakita na pag-faithful ka, faithful bin talaga si God. Kasi, out of my, two of my family members, no, nagdadaan na po ngayon sa process ng life class. And sobra po nating iniiyak yun dati sa Lord na, Lord, sana pamilya ko, makasama ko rin. But now, ito po, kasama ko na rin po sila. And, hindi lang po tayo mapost sa social media, natutunan po natin sa mga kaibigan, pero in my career, never naman po akong pinagkulang as an architect ng Lord. Kabi-kabilaan naman po may mga proyekto tayong dumarating. And thank you po sa Lord kasi hindi lang po ako yung na-bless, but even yung mga tao pong pinamumunuan natin, even po sila, nadadamay po sa mga pagpapala. Alam niyo ba, ito lang po yung gusto nating sabihin. Let us give God the full 10% of our tithes and trust Him to take you not just from here to there, but from there to our promised land. Kasi every time po na nagbibigay tayo ng tithes natin kay God, na-honor po natin ang Panginoon. Okay po? Sige po, bago lang po tayo mag-pray, reminder ko lamang po sa bawat isa, sa mga hindi po nakakaunawa, hindi po namin kayo inoobliga or ipinipilit na magbigay. We would like po na magtanong muna rin po tayo sa mga leader natin para mas maunawaan po natin kung anong ibig sabihin po ng tithes and offering. And para sa mga bago naman po nating nakasama, ano po, hindi po rin kayo nire-require na magbigay, pero alam niyo po kung anong hinihingi sa atin ni God. It is the 100% surrendering of our life para sa Panginoon. Sige po, taas po natin ang kaloob natin sa Panginoon and let's pray po. Heavenly Father, we thank you, Panginoon, for this morning. Salamat po sa word na narinig namin, Lord God. And Lord, truly, tulungan mo po kami maging faithful, Panginoon, sa pagkakaloob namin. Hindi lang po basta requirement, but God, mabigay po namin to ng may buong kagalakan, Panginoon. And Lord,
sa pagpapatuloy po namin pagkakalob sa inyo, Panginoon. Lord God, we pray na maging mabangong sambyong po ito sa inyong harapan, O God. And truly, kayo po yung tumugon, Panginoon, sa mga panalangin ng bawat isa. Lord, gaya ng ginawa niyo sa bawat isa nakaranas, Panginoon. Lord, iparanas niyo sa bawat isa, Panginoon, yung kadakilaan at pagpapala niyo. And Lord God, hindi lang po sa usapin ng pera, pero in every aspect of your life, Panginoon, kayo po yung manguna. Thank you so much, God. Ang lahat po ng ito itinataas namin sa iyong pangalan. In Jesus' name, amen and amen.
Kanda sa